Yo, all these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Under my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy, I can't see. I'm too tired. Ang front delts o front shoulder, halatado naman na ito yung bandang harapan ng ating balikat, ay isang maliit lang na muscle na minsan hindi na ito napagtutuunan ng pansin ng ilan. Bakit na naman kailangan pang i-train ang front delts? Sa tuwing nagbe-bench press tayo, ay isa ang front shoulder sa mga pangalawang muscle na tinatamaan ng exercise na ito. Lalong-lalo na sa mga incline dumbbell at barbell bench press. Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight. Dahil secondary target muscle lang ito sa mga bench press, may pagkakataon talaga na napag-iiwanan na ang ating front shoulder. Kung mahalagang i-train ang side at rear delts, syempre dapat bigyan mo rin ng pansin ang iyong front delts. Dahil hindi magiging 3D kung tawagin ang iyong balikat kung napag-iiwanan ang front delts mo. Kaya narito ang tatlong front shoulder exercise na talaga namang hindi ka ipapahiya na palakihin ng mga ito. Ang iyong front shoulder. Paalala ko lang mga kaprakti. Tapusin niyong panoorin ang video dahil baka hindi niyo marinig ang mga importanteng tips at advices sa mga exercise na ito. Sayang naman pag nagkataon. Iset ang incline bench sa 30 degrees angle. Mas mataas ito sa kesa sa normal na incline bench press. Kumuha ng katamtamang bigat ng dumbbells kung saan makakagawa ka ng 15 reps pataas. Habang nakahiga sa bench, iangat ang mga weights sa inyong harapan na gaya ng makikita sa video. Pansinin na hindi masyadong itinataas ang mga dumbbells dahil ayokong isama na matarget sa muscle ang traps at upper back. Ang gusto ko lang ay mag-concentrate sa aking front delts upang ang aking buong lakas o effort sa exercise na ito ay mapunta lahat sa aking front delts. Sa pag-angat, kapag tumapat na sa inyong mukha o sa inyong ilong ang mga dumbbells, ito na ang sinyalis na pwede mo nang ibaba ang weights o hanggang dun mo lamang itaas at hindi na dapat lumagpas doon. At pagdating naman sa pababang direksyon, huwag ninyong isasagad sa pagbaba ang mga dumbbells dahil kapag ganyan, maaaring tumulong na ang inyong biceps at forearm sa pag-angat na ayaw nating mangyari. Kaya kapag tumapat na sa inyong hita ang dumbbell, ito na ang senyales na pwede mo nang iangat ang mga weights. Pansinin din na kapag itinataas ko ang mga dumbbell, ay pinagsasalubong ko ang mga ito. Pero hindi ko pinagdidikit ha. Isa pang tip mga kaprakti, gawin mo ang exercise na ito nang hindi mo ilalak ang iyong mga siko o hindi dapat tuwid na tuwid ang ating mga kamay. Dahil kapag ginawa mo yan, mapupunta sa forearm ang iyong focus, hindi na sa front delts. Bahagyang nakabaluktot dapat ang mga siko na gaya ng inyong napapanood. Tandaan, huwag masyadong mabigat ang bubuhatin dito. Dahil kapag shoulder exercise ang gagawin natin, mas mararamdaman mo yung muscle pump kapag maraming reps. Isa pang tip ulit, kumuha kayo ng pwersa sa pag-angat. At pagdating sa taas, tigain ang balikat o patigasin ito. At dahan-dahan o kontrolado sa pagbaba. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of this.
gamit ang isang upuan na may sandalan. Umupo dito ng nakasandal. Sumasandal tayo upang hindi tayo masyadong magalaw kapag ginagawa natin ang exercise na ito. Gamit muli ang dalawang katamtamang bigat na dumbbell, iposisyon ang mga kamay na para kang may hawak-hawak na maso o martilyo. Itulak ito pataas at dahan-dahang ibaba. Sa exercise na ito, hindi na kailangang iangat ng husto ang mga weights o tuwid na tuwid ang mga kamay. Iangat ang mga dumbbells na gaya ng nasa video. Sa pababang direksyon, huwag ninyong isasagad sa pagbaba dahil muli, maaaring masaktan ang ating balikat na maaaring magdulot ito ng shoulder injury. At huwag niyong ibubuka ang inyong mga siko. Gawin ang pag-angat sa pamamagitan ng tuwid na direksyon na gaya ng inyong napapanood. Pwede nyo rin gawin dito ang isang kamay lamang upang ma-isolate ng husto ang ating front delts. Gumawa kayo dito ng 15 reps pataas at 3 to 4 sets depende sa inyong fitness level. Oo mga kaprakti, ang military press ay mas tinatamaan nito ang ating front shoulder. Bagaman tinatarget din nito ang middle part ng ating balikat, mas nagtatrabaho dito ang front delts. Ang totoo, kapag front delts ang pinag-usapan, itong military press ang pinakapaborito ko. Dahil pwede ka ditong mag-heavy o magbuhat ng sobrang bigat na nasa proper form, syempre, nang hindi ka mai-injury. Gamit muli ang isang upuan, hawakan ng bar ng lagpas ng konti sa lapad ng inyong balikat. Huwag sobrang lapad, dahil pag ganyan, masyadong masasaktan ang ating balikat, lalo na kapag ibinababa na ang weights. Huwag din namang sobrang kitid na pagkakahawak. Dahil sa ganyang posisyon, mas malamang na tinatamaan ang ating triceps at hindi ang ating front delts. Uulitin ko, dapat lagpas ng konti sa lapad ng ating balikat ang pagkakahawak dito. Pansinin na hindi ko nilalak ang aking mga siko kapag itinataas ko ang bar. Ganun din sa pababang direksyon. Hindi ko rin ito isinasagad. Dahil kapag isinasagad mo sa pagtaas at pati sa pagbaba, muli masyadong masasaktan ang ating balikat. At di malayo na magkaroon tayo ng shoulder injury dito. At isa pa, sa ganitong form, hindi ka makakapandaya sa pagbuhat ng weights dahil hindi makakapagpahinga ang shoulder kapag hindi mo isinasagad sa pagtaas at sa pagbaba. Isa sa mga madalas kong nakikita na gumagawa ng military press ay ang sobrang pagbuka ng kanilang mga siko. O yun bang naka-align na ang kanilang mga siko sa gilid ng kanilang katawan? Sa ganyang posisyon, hindi na masyadong nasasapul ang ating front delts. Sa halip, nakafocus na ito sa ating middle delts at rear delts. Dahil front delts ang gusto nating palakihin, i-forward ng bahagya ang mga siko. Ang tatlong exercise na nabanggit ko ay magandang gawin sa pamamagitan ng progressive overload. Ito yung magsisimula ka muna sa magaan. At sa bawat set
ay pabigat ito ng pabigat. Huwag ding kalimutang gawin ang warm-up set sa bawat exercise. Ang ating shoulder, lalo na ang ating front delts, ay maliit lamang na muscle. Hindi mo kailangan gawin dito ang puro heavy sets. Mas epektibong gawin ito ng 15 to 20 reps kada set. Bagaman tatlong exercise ang ibinigay ko dito para sa ating front shoulder, hindi nangangahulugan na gagawin nyo lahat yan sa isang session lamang. Isa lang sa mga yan ang gawin nyo, mga kaprakti. Mamili na lang kayo kung alin ang mas epektibo para sa inyo. Tandaan din na malalaman mo kung effective sa iyo ang isang exercise kung may makita kang resulta sa loob ng isang buwan. O paano, mga kaprakti? Hanggang sa muli. God bless. Talk loud, every word out your mouth has purpose now. You just gotta get rid of the bad thoughts. Hating others cause you know that they gotta lie. Forget that though, you got plenty, you're alive in this life. You got time, go get it. All these thoughts keep